Ano mo? Ano mo? Yung sa... Hi guys! Magandang hapon sa lahat! Dito po kami sa first... Ay, nandito po kami ngayon para sa second tip dapat nyong gawin bago kayo bumili ng second hand cars. Yes! Kailangan ba nilang bumili ng umaga or hapon? So, pag bibili kayo ng second hand cars, ang recommend ko sa inyo is tingnan nyo yung sasakyan sa umaga. So, you can see the things that you need to see kasi maaraw yun. So, makikita mo kung merong tama, may mabangga, or merong mga scratches. Madali mo siyang ma-spot. Kailangan pa ba din nilang i-check yung tires nila kung okay o hindi? So, ayun guys, yung pag-check ng tires is madali lang yun. So, kailangan nyo lang yung manubela, palabasin nyo yung tires para makita niyo yung tread. Makikita niyo yung tread dun kung makapal pa or manipis na, kung merong wheel alignment problem. So, dun mo makikita. Kung makakuha kayo ng medyo makapal pa na tires, makakasave din kayo ng money or else kailangan nyo palitan yung gulong. Gagastos ulit kayo. What about yung transmission fluid na sinasabi nila? Parang kasi lagi ko siyang naririnig kasi siya mahilig siya sa cars. So, naririnig ko sa kanya yung mga ganyan. So, after nyo na ma-check yung gulong, puntahan nyo yung open niyo yung hood, check niyo yung transmission fluid, kung anong color ng transmission fluid, kailan siya napalitan, makikita niyo doon kung nasa level, kung nasa tamang maintenance siya, and i-check niyo rin yung engine oil kung nasa tamang level, and titingnan niyo kung madumi na ba or lagi ba niya na-change oil doon sa logbook. And check niyo rin yung radiator kung okay siya, brake fluid, check niyo rin yung brake fluid yung nasa tamang level. So, makikita na doon yung mga engine, yung status ng engine kung okay pa siya. Tapos yung sinasabi naman nila yung ano, yung kalaw sa mga makina. Paano? Ayun, makikita mo rin yun kung marami mga rust, yung mga hindi inalagaan, maspot mo yun dun sa, makikita mo dun sa makina. Ano naman, sa ingay ng kotse, kasi minsan napapansin ko parang grr. Yung ano nun, paano yun? Paano okay. Malalaman kung okay pa siya? Ayun, tapos hindi? After mo ma-check everything, so ang advice ko is, or recommended ng karamihan is, ano, i-test drive mo, pakinggan mo yung makina kung merong kalampag or merong tumutunog. Check mo yung aircon, kung okay yung aircon, kung malamig, or ilagay mo sa heater kung mainit. Lahat ng windows, i-open mo, i-close mo, handbrake, check mo, tapos yung mga sa dashboard mo, check mo yung radio, kung okay, gumagana lahat, ilaw, open mo, signal light, lahat, check mo yung lahat para at least kita mo yung status at saka kung may sira man, at least i-inform mo dun sa may-ari na may sira to at kailangan palitan or something ganun para maibawas mo siguro sa pressure or something like that. Aware siya kung ano yung history para alam mo kung ano yung mapapalitan mo. Kailangan ba nilang malaman kung ilang case? Importante ba kung ilang meters yung tinakbo ng kotse? Yes, normally sinasabi nila ay 10K. Pero dito sa Australia, kung malayo yung lugar nila, minsan 1 year, umabot 20K, 20,000 kilometers yung takbo ng isang sasakyan. So, the shorter yung kilometers na tinakbo ng sasakyan, mas mura yun. Mas mahal. Mas mahal yun. So, mas mahal siya. So, the more na kilometers na tinakbo, mas mura yun. Kasi namin kasi, may nang dalawang second hand cars, which is yung isa is yung Honda, sa kanya is, yung sa akin is yung Mazda. So, yung sa Honda sa kanya, kailan mong year nabili yun? 20? So, yung nabili kong sasakyan is a 2010 model. Uh-huh. Pero yung tinakbo niya is a 95 kilometers. 95,000 kilometers lang. So, super, ano talaga, baba. So, roughly, magkano ang bili mo dun? Bigyan mo sila ng amount? So, ang bili ko dun sa kotse ko is a... Dun sa kotse? So, $10,000 yes, ang bili. Yes, $10,000. $10,000 ang bili niya. Okay. So, yung sa kotse ko, magkano yung bili natin dun? Yung bili natin sa kotse mo is... 2011 Mazda 3 yun. Mm-hmm. $9,000 yung bili natin doon, yes, sa'yo. At isa pa, no, ang ginawa kasi namin that time, naghanap kami, saan tayo naghanap? Ayun, hinanap lang namin yan sa Facebook Marketplace, no? Yeah. And kinontak namin sila doon at okay naman sila kausap. Namin yung kotse. Once okay na, ibayaran mo na, uwi mo na yung kotse. And yung
paperworks naman, mabilis lang, online lang, basa mo lang yung name, basa siya ng owner's form, ikaw naman magbasa ka rin ng form mo, maybe na yun. Okay na, tapos na, online, makikita mo, naka-register na sa'yo yung kotse. Okay, ang nangyari kasi sa amin, no, ikwento ko lang, i-share ko lang, is dapat mabilis ka din, you have to be decisive kung ano ba talaga ang gusto mo sa car. Let's say, kung anong brand ang gusto mo, kung gusto mo ng Mazda, kung gusto mo ng Honda, dapat set mo na sa mind mo na ito yung mga kotse na gusto mong bilhin para kung mag-filter ka ng search sa marketplace, yun ang lalabas. Tapos at dapat mabilisan. Mabilisan i-message mo agad sila. Kasi when it comes to asking yung ganyang mga kotse, mabilis sila. Hindi sila kagaya sa Pilipinas na pa-check nga, ganun. Hindi. Dito, pag sinabi mo mag-check ka, pupuntahan mo talaga sila kasi honest. Ang napapansin ko sa mga puti dito, honest sila sa lahat ng mga ginagawa nila. Bawal-bawal din dito ang tawad. Ayaw din nila, tamang-tama. Ayaw din nila ng tawad kami. Sabi namin, pwede pang tawahan mo pa nila ng ano, ayaw nila ng tawad. Basta kung ano yung presyo nila, yes. Yun na yun. Depende. Yung siguro yung mga iba, naglalagay sila ng mga new offer. Pero yung pinagbilhan natin is yun na yun. Fixed price talaga sila. Hindi sila magpapatawad. Yun na yun. Kung gusto mo, yun na yun. Mabilisan. Gusto mo? Yes. Bayaran mo na. So, ano pa ba ang last na maibibigay mo sa ating mga subscriber and viewers na bibigay mong advice sa kanila sa pagbili ng second-hand cars? Kung hindi kayo masyadong marunong sa makina, ang advice ko is maghanap kayo ng kakilala na mekaniko para tumulong sa inyo, na tumingin ng mga kotse na dapat natitingnan sa mga engine, lalo na para makasave kayo ng money, yung malaking problema o yung maliit na problema, at least masave yung pera. Yes, tama. Tamang-tama. Yes. And yan lang ang tip namin sa inyo for today, at maraming salamat po ulit sa mga nag-like and subscribe sa aming Aguhang channel. At sana huwag po kayong magsawa ng mag-like and subscribe. Bye! Bye! Sana nakatulong kami. Bye! Magandang hapon. Papakita kung binili kong second hand car dito sa Australia. So ito yung first car namin. Ito yung pasok sa budget. Okay yung ano niya, quality. At saka gusto ko talaga Honda Civic. Honda Civic din kasi yung kotse ko before. So, papakita ko sa inyo ang binili namin kotse. So, black Honda Civic, 2010 model to. So, ang tinakbo lang nito nung binili ko is 95,000 kilometers. So, okay siya. Matanda yung owner. So, retired na siya. Ito lang yung ginagamit niya papunta dun sa school na pinagtatrabaho niya. So, ayun, binili ko siya. Okay siya, wala siyang gasgas. Yung gulong, nung binili ko yung gulong, maganda pa. Pero pinalitan ko na yung gulong, bago na yung gulong niya. So, makapal na yung thread. Pasok tayo sa loob, guys. So, kung alam nyo, dito sa Australia, nasa right-hand drive tayo. So, ayun, malinis siya, maayos. Magulo yung setup sa ano, dalawang sheets. Meron tayong 2 kids, so yan ang setup namin. Isa kay Amber, isa kay Oliver. And ito yung sa likod niya. Ito yung likod niya. Stock to lahat. So wala siyang pinaayos, lahat all stock to. And ayan, tinakpan ko yung license ng ita. Pasok dito sa loob. So, dito sa loob, malinis siya. Maalaga yung napili ko. Wala siyang tas. Sa dumi, splash mark, ayos siya. At yung tinapo ito nung binili ko is around 95,000. Ngayon, nasa ano siya, almost 103,000 na tinapo niya. So, ginagamit ko lang ito sa work. Matipid sa gasolina. At saka maayos. Hi guys, so ito naman yung kotse na nabili ko din para sa wife ko. Ito ay yung Mazda 3. So okay din siya sa loob. Same din, malinis siya, maayos siya. Hello! Hello! Hi! Hello!
ganun din, yung mga tips na bibigay ko sa inyo, itong mga nabili kong sasakyan, dalawa, bibigyan ko kayo ng tips paano bumili ng magandang sasakyan. So for almost a year na to sa amin, wala kaming problema ng experience dito, okay yung takbo, very reliable, at okay siya lahat, wala siyang kailangan mag-uwin. Bibigyan ko kayo ng tips.